Kayo na po ang lahat. Ilang banta ang sumikat sa langit, babae nararanang araw. Nakatungtong sa malimanag na buwan, labindalawang bituin ang kanilang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, tayo po ay gumugunita sa pagkareina ng mahal na Birheng Maria. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lumubos niyang idinadalangin ay makararating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa inyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpapahirap sa kanila sapagkat ang panyapak
ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at kailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y maghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwi na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya.
sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsayo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay gumugunita sa pagkareina ng Mahal na Birheng Maria, o tinatawag natin sa Ingles, the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Nung nakaraang linggo, ang ating ipinagdiwang ay ang pag-aakyat kay Maria sa kalangitan, o yung tinatawag nating Assumption of the Blessed Virgin Mary. Halos magkaparehas ng ating pagdiriwang ngayong Webes at nung nakaraang Webes, nagpapatungkol sa kaharian ng Diyos. At alam natin, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin, nandoon yung mithiin, nandoon yung pangarap na makarating sa kaharian ng Diyos. Nandoon yung mithiin natin na sa dulo ng ating buhay dito sa lupa, tayong lahat ay patungo sa langit. Tayong lahat ay patungo sa kaharian ng Diyos. At tila pinapaalala sa atin ng Mahal na Birheng Maria na itong mga bagay na ito o itong pag-iisip na ito ay hindi lamang isang pangarap. Isang pangarap na hindi natin kayang abutin. Bagkus isang pangarap na kaya nating abutin. Bakit? Dahil si Maria ay kagaya din natin bilang tao. Anong pagkakaiba natin kay Maria? Dahil siya ay ina ng Diyos, nung siya ay pinaglihi ng kanyang inang si Santa Ana, wala siyang bahid dungis. At dahil siya ang magiging ina ng Diyos, nanatiling malinis si Maria. Sa madaling salita, mga kapatid, kung ang patutunguhan ng bawat isa sa atin ay kalangitan, paano natin maaabot ang pangarap na ito? Una, dapat tayong maging kagaya ni Maria. Pangalawa, dapat tayong maging kagaya ni Maria. Pangatlo, dapat tayong maging kagaya ni Maria. Sa madaling salita, sa tulong ng Mahal na Birhen, makakarating tayo sa kaharian ng Diyos dahil siya ay isang mabuting halimbawa
kung paanong makakamit ang kaharian ng Diyos. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, ito po yung kwento na kung saan ang Anghel Gabriel ay nagdala ng mabuting balita na si Maria ay magiging ina ng Diyos. Pero napakaganda po ng karanasan ni Maria doon sa ating ebanghelyo. Nandoon yung kanyang paggugulumihanan. Nandoon marahil yung kanyang takot. Nandoon marahil yung kanyang pangamba dahil napakalaki ng responsibilidad na ipinagkakaloob sa kanya. Pero isang bagay ang hindi nawala sa pagtugon ni Maria na sa kabila ng kanyang pagkatakot, pagkagumilihanan at pagkawalang kasiguraduhan, mas namutawi kay Maria ang pagtitiwala sa Diyos. At ito marahil, mga kapatid, ang ipinapaalala sa atin sa patuloy nating pagtitiwala sa Diyos, dadalin tayo nito sa kaharian ng Diyos. Sa patuloy nating pagtitiwala sa Diyos, sa kakayanan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, dadalin niya tayo sa kanyang kaharian. Dahil ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, hindi niya pababayaan, hindi niya iiwanan. Kahit maraming pagdududa, kahit maraming takot, kung nandoon ang pagtitiwala, mapapawi ang lahat dahil ang pagtitiwalang ito ang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Pangalawang bagay, ang mahal na Birheng Maria ay pinagpala. Bakit pinagpala ang mahal na Birheng Maria? Dahil sa tanang buhay ng mahal na Birhen, hindi niya inalis o hiniwalay ang kanyang sarili sa Diyos. Hindi niya hiniwalay ang kanyang puso, ang kanyang kalooban kay Jesus. At marahil ang mahal na Birhen ay Birhen pinagpala dahil kailanman tinuturing niyang ang pinakamalaking pagpapala sa kanyang buhay ay si Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang tanungin, ano ba ang tinuturing nating tunay na pagpapala sa buhay natin? Pagpapala lang ba kasi marami kang pera? Pagpapala lang ba kasi mataas ang iyong naabot sa buhay? Pagpapala lang po ba dahil marami kang ari-arian lahat ng bagay na kaya mong gawin? O pagpapala dahil nasa sa iyo at hindi ka humihiwalay kay Jesus? Ang tunay na pagpapala, hindi masusukat sa kayamanan, kundi ang tunay na pagpapala, kung paano tayo lumalapit kay Jesus at kung paanong sumasa atin si Jesus. Ang mahal na Birheng Maria, pinagpala dahil hindi niya hiniwalay ang kanyang sarili kay Jesus. Panghuli, mga kapatid, ang mahal na Birhen ay nakarating sa kaharian ng Diyos dahil siya ay naging tapat sa kanyang pangako sa Diyos. Ang katapatan ni Maria ay hindi lamang noong siya ay tumugon na magiging ina ni Jesus, bagkus hanggang sa dulo ng kanyang buhay dito sa lupa, hanggang siya ay inakyat sa langit, na natiling tapat si Maria. Ang katapatan natin sa Diyos ang magdadala sa atin patungo sa langit. Ang katapatan natin sa Diyos ang magdadala sa atin palapit
kay Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung ang bawat isa sa atin nangangarap na makarating sa kaharian ng Diyos, maging kagaya ni Maria, puno ng pagtitiwala, hindi hinihiwalay ang sarili kay Jesus, at higit sa lahat, siya ay nanatiling tapat. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hilingin natin ang ating gabay. Humiling tayo ng gabay sa mahal na Birheng Maria na balang araw, kagaya din niya, tayong lahat ay makarating sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang halimbawang nagtitiwala, hindi kailanman hiniwalay ang kanyang sarili kay Jesus at nanatiling tapat sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa malawalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Ang ating pong panalangin, sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, nananawag ang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa, manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, Pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila, manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama si Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay, manalangin tayo. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, at ang pinag Ala sa babaeng lahat at pinag-
Kilala naman ang iyong anak na si Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus. At ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na berheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin nang iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, pagsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ave
Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa hayang nagbibigay buhay, sa pagunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa pagiging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Banal na ina, birheng sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking Espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ako kaniya abang alipin. Banal na ina, birheng sakdal ganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.